So, hello, good morning mga ka-lifestyle. So, nagtataka kayo kung bakit hindi pa ako nakabihis kasi ganito yan ba ka-lifestyle. Gagigising ko lang po. Kasi po, may tumawag po na taga-barangay sa atin ngayon-ngayon lang. Ngayon umaga lang, 7 a.m. in the morning, na sinabi niya na may demand letter daw ako nasa barangay nila. So, tinanong ko po kung anong demand letter, saan. Yun, sabi na naka-envelope daw, tapos, nakasobre, tapos, ipapadala na lang daw dito. So, hindi ko alam po totoo, pero tingnan po natin. Kasi, detalyado po, alam niya po yung family background namin, tapos kilala niya, syempre alam niya po yung background ko, nang nagtataka ako kung paano niya nalaman. So ito yung pangalawang beses na may tumawag sa akin na meron akong demand letter, ihati dito sa bahay. So ngayon 8 a.m. daw kapadala. So tingnan natin, maghintay tayo ng isang oras para malaman kung totoo ba, kasi pangalawang beses na to nangyayari sa akin, which is nung una is hindi na ba totoo. So para po sa akin, parang strategy to ng mga agent na naman para ma-collecta ng in amount. So, yun na nga, na-disturb po tayo sa ating tulog. Pero, try po natin hintayin kung totoo ba talaga. So, sa mga naka-experience ng ganitong style, strategy, comment down below nyo yung mga loan apps na to. Tingnan natin, subukan natin i-compare. Okay? So, maghintay ako ng 1 hour para i-update ko kayo kung totoo ba or hindi. Hintay natin kung dadating ba, at i-confirm ko na rin doon sa barangay kung meron ba talaga. Okay? So, ayan. For the meantime, hintay muna tayo. 1 hour later. So, ayan. Magandang araw sa ating lahat, baka lifestyle. So, lumipas na po ang 2 oras mahigit. Wala pa pong demand letter. At nagpunta na po ako sa barangay, wala naman pong demand letter, wala naman pong record, wala naman pong nagtanong. So meaning, na-scam na naman po tayo. Or naloko na naman tayo ng agent. So, 2 beses na po nangyari to sa akin. So, tangi ko na lang ma-share sa inyo. Huwag kayong maniwala agad-agad sa mga ganitong style, strategy na demand letter, okay? So, di natin alam po bakit alam nila yung information ng aming lugar, aming kapitbahay, at mga staff ng barangay David, kapitan. So, hindi natin alam. So, kahit sino naman siguro maniniwala, diba? Yun na nga. Gaya nga nasabi ko, wag na lang tayo basta-basta maniniwala sa mga ganito. Wag po tayo ba stress, wag po tayo mani-depress, kasi niloloko lang po talaga tayo ng mga agent para matakot tayo at makapagbayad tayo sa kanilang application. So, yun lang, share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin ngayong araw, which is hindi totoo. Na false alarm na naman po tayo. So, sana hindi mangyari to sa inyo mga ka-lifestyle. So, ayan. God bless po lagi sa ating lahat. Stress. Sana hindi po tayo ma-stress, ma-depress. Relax lang po tayo. Gamitin lang po natin na Dedmatology. So, sa lahat po nang hindi pa nakaka-subscribe, please like, share, subscribe sa aking channel. At pakihit na rin yung notification bell. Nang sagayin, manotify po tayo sa susunod ng mga interesting video na i-upload po natin. So, yun. Maraming salamat.